Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Kagabi po ay naging low pressure area ang binabantayan po nating bagyong Agaton. Ibig sabihin ay humina po ang bagyo at naging ganap na low pressure area. Ngayon po man, minahasang pa rin tayo ng mga pag-ulan, lalo na na po itong malalakas ng pag-ulan sa Visayas, Bicol Region at sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, yung typhoon na dati si Basyang ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan po natin itong utiniting lalayo sa ating bansa. As of 3 o'clock na madaling araw, ang layo ng low pressure area ay nasa 65 kilometers southeast ng Giwan Eastern Samar. Samantala, yung sentro ng typhoon na dating sa Basyang ay nasa layong 1,535 kilometers silangan ng Central Luzon o silangan ng Baler Aurora. Ang magiging paggalaw ni typhoon na dating si Basyang, yung nga po palayo sa ating bansa sa direksyong northwestward na maring tumbukin ang Japan. Itong low pressure area na dating si Agaton ay patuloy din kikilos ng mabagal at uting-uting itong lalayo sa ating kalupaan hanggang sa direksyon ng bagyong dating si Basyang. Ibig sabihin inaasahan po natin itong low pressure area ay sasanib sa bagyo. Sa araw nito, dahil sa low pressure area, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan at thunderstorm sa Masbate at Sorsogon. Samantala, sa lalabing bahagi ng Bicol Region, Marinduque, Romblon at Quezon, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila ay magiging fair weather maliban sa mga isolated ng pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Sa mga kababayan po natin sa Bicol Region, sa Marinduque, Romblon at Quezon, paalala po na mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga inaasahan mga pag-ulan, lalo na pa yung malalakas na pag-ulan na magdudulot ng posibleng magdulot pa rin ng pagbaha o pagguhol ng lupa. Dako tayo sa lalaming bahagi ng bansa o sa Visayas at Mindanao. Dahil sa epekto ng low pressure area, patuloy pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan o kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan sa Eastern Visayas. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lalabing bahagi ng Visayas, Northern Mindanao at sa Caraga. Dahil dito, nandiyan pa rin ang banta ng landslide at flash flood. Kaya patuloy pa rin tayong mag-ingat at maging alerto. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan sa araw na ito maliban sa mga pulo-pulong pag-ulan dahil sa thunderstorm. At sa ating extended weather outlook mula April 14 hanggang April 16, sa sunod po tatlong araw maganda at magandang panahon na maranasan sa Metro Manila. Inaasahan pa rin natin ang mga bigla ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Magpapatuloy pa rin ang maganda at maliwanag sa panahon sa susunod na tatlong araw. Asahan din ang mga localized thunderstorm, madalas po yan sa hapon o gabi. Sa Legazpi City, bukas ay ngayon ay maulit ng kalangitan na maranasan sa Bicol Region. Pero bukas at sa susunod na dalawang araw ay asahan po ang mga magiging maganda ang panahon na maranasan po natin maliban sa mga pulo-pulong pag-ulan dahil sa thunderstorm. Sa Metro Cebu ay magiging mag-fair weather po tayo sa susunod na tatlong araw
Maliban sa mga localized thunderstorm, madalas po yan sa hapon o gabi. Pasakababayan po natin sa Metro Davao. Bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan sa araw ng Huwebes hanggang sa Sabado. Inaasahan pa rin natin ang mga biglaang buhos sa ulan dulot ng mga localized thunderstorm.